Ako si Veronica Pueto, taga Barangay Payapa, na salanta ng Bagyo Linda. Si Agritina Marasigan, na siraan ng nung nakaraang Bagyo Linda. Habang nagating yung bagyo ngayon, niyakap ko ang anak ko doon sa isa kong anak. Kami ilumipat. Yung namang anak ko na nilipatan ko, nabutos naman ang bubong ng bahay. Parang lumilindol. Eh, natatakot naman kami. Ayan. Bumangon po kami. Ang lakas ng hangin po. Parang may ipo-ipo. Nasa isang surup po kami ng bahay. Yung kwarto po namin, natanggal na po yung dinding. Ilugaw pa na. Hindi naman pong ilugaw ang bigas namin. Lalo-lalo na po na. Kaya po yan ang nasabog ng kaunti. Dalawang araw po nabasa sa truck. Nakatakbo lang po kami dun sa may likod. Tapos kumapit po kami dun sa tuod para po hindi kami madala ng hangin. Natukla po ang aming bubong ng bahay. Nagiba po ang aming balkon. Ang aking bahay, kumatira lang ako yun. Dalawang uhas lang ang tao natin. Kasi ako nalang akong ginagot na panangga. Bading ako yung bahay ko. Kaya hindi na rin ako nagal sa bahay. Wala ko ng mga gamit. Masira ako sa aking year dahil nasa 35 ako. So, wala akong maibili. Yung bubong namin ay nalipad saka dingding. Kahit nung pagsimula pa lang ng ulan at hangin, yung blackout na, wala kaming radyo. May TV, siyempre wala nung power, hindi na nakapanood. Hindi namin akalaan na ganun kalakas ang bagyo. Di tiwala lang kami. Tapos mamaya ay biglang yumanig na yung bahay. Ayan, natiklip na yung bubong, lumipad, malayo. Tapos yung mga dingding namin na ano na, nagibaan na lahat. Hahanap pa kami ng budget para ipaayos yun. Sabi ko nga ay kasabay ng paglilingkod sa barangay, napapabayaan ang sarili. Yan yung bahay namin. Kung mapapadaan kayo dun, makikita nyo. Hubad na hubad ang bahay namin. Nilabas ko sa kalsada. Ay, nung kinabukasan, nakita ko ang hampas ng mga puno at mga halaman. Nung bisitahin ko nga yung aming mga nyugan, ay nakapanlumo dahil madami kayang mga puno ng nyug na parang mamamatay yung klase. Para matagal bago makarecover. Tatlong taon bago makabawi. Magkagalima pa. Ang tapos namin, kaya namin, katapusan na namin. Sana lilipat pa kami o hindi na kami makalipat. At ang lakas na ng hangin. Takot ang mga anak ko tsaka yung aking mga apo. Ang aming niyugan, nasa ano, nalaglag ang mga niyug. Tapos yung mga saging ay natumba. Kami may tanong din mga halang-halaman. Hindi na namin napakalabangan. Ang halaman, lahat po ng saging namin. Ang mga niyug po namin, halos lahat wala. Ang lahat sa buko ay nalaglag. Iwan ng laglag na mga niyug. Siyempre, pag wala nang makukupo, wala nang maibabang niyug. Naman ang binugaling sa gobyerno namin. Matangga po, so 60 at ako. Kami nasa 100 plus po nang magkasaka ko dito. Hindi po nga ako nakasama sa nabiyahan ng munisipyo. Kaya hindi ulang po na tayo mo. Kasi na po yung sa disability po, hindi po kami nakasama po. At gawa ng na hindi po nakarating sa sinulat ng kami po. Kaya yung sa barangay po. Pero nakarating naman po yung sa disability. Kailangan po kami nakasama. Anong mangyayari ng 300 pesos ay parang totally damit sa kami. 300 pesos na nakuha namin sa kasipan. Ako pa ba, ako naman ay kasali doon pag kasi nga sabi ko mga wala akong pinagkikitaan. Kaya ang gusto ko ay mapamadali ng mga pamahagi sa amin para matubos ko yung aking kabuhayan na aking isinangla. Kabuhayan namin sa mga kalamidad na nadaan. Sana matulungan kami kahit paano kahit
may kaunti lang. Basta yung huwag lamang mapabayaan yung mga tao. Kaya naman siguro ng mga tao dito. Makarecover. Dito sa lalawigan ng Quezon, pati nila sa South Quezon, Bundok Peninsula, hindi pa rin nakakabalik ang ating mga kababayan sa ilang pang-araw-araw ng buhay upang suportahan ang kailang pang-araw-araw ng mga kailangan. Ang Serve the People Brigade ay tuloy-tuloy pa rin ang pangangalap ng mga donasyong material, damit, pagkain upang ipamigay sa ating mga kababayan. Hindi lamang ito ang aming maaari ibahagi kundi ang aming mga sarili din. Kaya ang Serve the People Brigade ay nananawagan sa mga kabataan na sumama sa pamigay ng mga relief goods sa ating mga lugar dito sa ating lalawigan na tunay na salanta ng Bagyong Glenda. Huwag lamang nating limitahan natin sarili sa pamimigay ng ating mga material na donasyon, kundi subukan nating lumubog at pumunta sa tunay na kalagayan at makita ang tunay na anyo ng mga nasalanta nating kababayan. Kaya sa mga kabataan at sa mga individual, sama-sama nating iligtas, ibangon at ipagtanggol ang ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Glenda sa ating lalawigan, particular sa South Quezon, Bundok Peninsula.